Hello, good evening. This is Rain Manggera and this is Tech Jario. Para sa ulo ng mga balita, sa GSM Arena, Leakster, the Vivo X80 will pair the Dimensity 9000 with 6.78-inch 20Hz OLED display. Finally, magpaparamdam na si Dimensity 9000 at ang unang smartphone yata na makikita natin is from Vivo. Sa GizGuide, research says that 8 out of 10 Pinoys rely on Facebook for news. Totoo ba na mga Pinoy daw is umaasa sa Facebook para sa balita? What? Anyway, kung interesado kayo sa ganitong balita, pag-usapan natin. Sa GSM Arena, Leakster, the Vivo X80 will pair the Dimensity 9000 with a 6.78-inch 120Hz OLED display. So, actually gusto ko tong balita na to kasi finally makikita ko na in action si Dimensity 9000 kasi first unveiling yata nila dito. I'm not sure kung kailan ito. The Dimensity 9000 is supposedly mas malakas ng konti kaysa kay Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Okay? Not to mention na kahit na mas malakas siya kay Qualcomm 8 Gen 1, mas mura siya ng konti. So, pabor sa mga gamers kasi mas murang smartphone pero mas malakas sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Pero rumors pa lang yan. Siyempre, gusto ko rin makita yung actual na comparison. Iba kasi siyempre yung sinasabi ng MediaTek na ganito ganyan at ng mga ibang mga rumors sa actual eh. So, gusto ko makita. I'm sure hindi ako makakahawak ng Vivo X series kasi pang mga malalaking YouTuber lang yan. But still, aabangan ko kung ano talaga ang magagawa at kung totoo ba na kaya niyang ilampaso ang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ikaw, sa tingin mo, kaya nga ba? Naniniwala ka ba? Kasi ako, recently, naniniwala na ako eh. Kasi iba ang pinapakita ni Dimensity, ni MediaTek nga sa pagdating sa mga chipset performance. Mumabawi na sila. And yes, mas marami ng kaso na overheating ang mga Qualcomm, especially sa flagship level, kaysa sa mga Dimensity series nila. Okay, check nyo, research nyo kung ayun maniwala. Lalo na tong Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ako, puro overheating unang buwan pa lang. Ilang smartphone yun? Xiaomi, Motorola, so on and so forth yata. Ito yung mga pwede nating abangan na X-Series. The phone will be powered by Dimensity 9000 rather than 8000. Better, good. Buti naman, hindi 8000. Yung pinakasagat na, pinakamalakas talaga na MediaTek. As some earlier leaks suggested that the chipset will be cooled by a 4,000mm square vacuum chamber. Ooh, vacuum chamber, pampalamig ng chipset. So, mas effective. Gano'n kaya ka mas effective yan sa normal na mga copper pipe? Anyway, aabangan din natin yan. Daming promises, pero sana ma-deliver naman nila. Last month, we saw the X80 with the Dimensity 9000 top the AnTuTu and Geekbench charts. So, tingnan kung gano'ng sinasabing mas malakas si Dimensity kaysa sa kay... Ooh, okay. So, ha? Huh? So, sa AnTuTu, this is 1,072,000. So, mas mataas nga siya sa highest ni 8 Gen 1 ni Qualcomm. Ooh, promising. Ito. Dimensity 9000. Ako, ano lang naman. Hindi, malaki rin to. Yung 56,000 versus 72,000. That's, what? Almost 20,000 na score. 20,000 is malaki, ha? Oh, ayan, mas malaki. Sabi rito, oh. So, yeah, medyo promising talaga si Dimensity 9000. But still, gusto nating makita actual. Pwedeng mali ako, at pwedeng tama ito. According to a previous leak, the Vivo X80 Pro will also use the Dimensity 9000 while the Pro Plus model, okay, mas so Pro Plus, mas mataas na version, is Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Okay, so, kasi nga mas mahal ang 8 Gen 1. Pero performance-wise, siguro, anyway, ang dami nating speculation na inano. Mas maganda kasi makita kasi talaga natin eh. Anyway, for the rest of the specs, just in case na curious kayo dito sa Vivo X80 na to, 6.78-inch, Samsung E5 AMOLED, 120Hz refresh rate, Full HD Plus, so 1080p, okay na rin. Malino naman ang 1080p actually sa smartphone. Sobra na yun. Tingin ko OA na yung mga 2K and 4K. Malakas lang sa battery yung mga yun. Tingin ko lang naman yun. Opinion ko lang yun. So anyway, kung interesado kayo sa balita nito, gusto nyo basahin, link nito iwan ko sa video description, okay? Ipata tayo sa susunod na balita. Sa GizGuide, research says that 8 out of 10 Pinoys rely on Facebook news. Oh my God, talaga ba na ang mga Pinoy naasa lang sa Facebook? Alam nyo ba na ang dami mga fake news doon, okay?
not just political, kahit mga science about 5G, yung kumakalat dati na ang 5G daw nagiging cause ng cancer at ng lahat ng kaguluhan sa mundo. Sa Facebook kumalat yun, and Messenger actually, na na-witness ko yun. So, Pinoy should, hindi naman stop, hindi ko sasabing stop talaga na maghanap kayo ng mga news sa Facebook, pero just in case lang na talagang sa Facebook lang ang source nyo, please, hanapin nyo naman yung mga kilalang source, yung mga may credibility na source. Doon kayo kahit paano maniniwala. Huwag kayo maniniwala 100% of course. Kailangan meron pa rin, nag-iwan kayo ng space for doubts, for reason to research pa, para mas maintindihan nyo, kasi mas mahirap kasi na porque sinabi lang ng isang site, porque kilala yung site, is maniniwala na agad kayo. No, not, that's not the case. Kailangan, kung gusto nyo ipaglaban yung facts na yon, aralin nyo, i-research nyo maigi. Nagmumukha kasi tayong mga utu-uto kasi nagpapaniwala tayo dahil lang Facebook ang nag-post. Porket na natin sa Facebook, totoo na, no, it's not. Basta, please, wag. Base rito sa news, Ateneo School of Government asked 2,000 respondents through an online survey last October 27 to November 12 last year. The 2,000 respondents were chosen using random sampling among 315,000 individuals who took part in a survey using Rakuten Insights online panel. The sample distribution was based on the 2015 national census. Based on the results, said 79%, so almost 80% of Filipinos often get their news from random feeds on social network. Television was their second at 66%. This was followed by YouTube by 57%. Oh, konti lang ang naghahanap ng news sa YouTube. Sana isama nyo na si Tech Diario sa pag-aano nyo ng news. Okay, kita nyo naman, ang ginagamit nating sources is mga legit, mga kilala. Okay, hindi tayo gumagamit dito ng mga pipitsuging mga site. Kilala yan, sila Yuga Tech, sila XTA. Hello, GSM Marina, hello. Tsaka tech lang tayo dito, bawal lang ibang mga topics. Anyway, actually, gusto kung gusto nyo basahin nyo na. Pero gusto ko lang sabihin kasi kaya ako ito na feature is, yun nga. Gusto kong emphasize sa inyo na hindi lahat ang nakikita nyo sa Facebook legit, fact. Hindi ko naman sinasabi na lahat fake news. Meron din naman yan sigurado ng mga facts and mga talagang totoong news. But still, kung bago nyo paniwalaan, may nabasa kayo, tingin nyo kapag paniwala, bago nyo paniwalaan, make sure na hanap pa kayo ng ibang sources. Huwag isang source lang. Hanap pa kayo ng ibang sources. And kapag ka nagtugma lahat ng sinabi nila, iba-ibang sources, lahat kilalang sources. Lahat kilalang sources, hindi yung may masabi lang, okay? May nagsabi lang na ganito, ganyan. Huwag po kayo maniniwala agad, ha? Kailangan maraming sources and mayroong nagpapatunay, and then saka nyo ipaglaban. Huwag yung kung may katwiran, ipaglaban mo pero walang facts. Sala tayo dyan. Anyway, I don't wanna make this political or something. Gusto ko lang common sense lang po gagamitin natin, whatever, okay? So, yun. Again, Facebook is not trustworthy, especially sa news na part. Okay? Ang Facebook ko ay pugad ng mga marites. Kaya ko. Anyway, ikaw ba? Naniniwala ka ba sa Facebook? Ilang percent kang naniniwala sa Facebook? So, kung zero, hindi ka naniniwala, to 100% naniniwala ka kay Facebook, anong percentage ka naniniwala kay Facebook? Okay? Iwan nyo lang sa comment section ang mga sagot nyo. At lahat ng link ng mga news dito, iwan ko sa video description. So, yun. Don't forget to subscribe, like, and share. Share nyo na, please. So, hanggang dito na lang. This is Raymond Guerra and you are watching Tech Diario. So, ulitin. Okay? Subscribe ka para may next makapanood. Usap tayo. Ganito. I'm out.